Mahigit isang linggo nang nagbubuga ng usok at abo ang Bulkang Taal. At nakataas pa rin po ang alert level 4 sa bulkan at nagdudulot pa rin po ito ng mga pagyanig o volcanic earthquake na nasa mahigit 700 na ayon sa NDRRMC. Pero bukod dyan, kagabi nagdulot po ng takot sa mga bakwit sa Batangas ang pagyanig, dulot naman ng isang aktibong fault line. Ayon sa FEVOX, naitala ang magnitude 4.6 na lindol sa Mabili, Batangas, mag-aalas 9 kagabi. Magandang tanghali po, oras na para sa maiinit na balita. Nagsagawa ng laging handa press briefing kaninang umaga sa Malacanang, kaugnay pa rin po yan sa Bulkang Taal. Pinangunahan niya ni FEVOX Undersecretary Renato Solidum kasama ang iba pang ahensya. Pagtitiyak ng Office of the Civil Defense, binabantayan ang kanilang hanay ang 14-kilometer danger zone para masigurong wala ng residenteng naiwan doon. Siniguro naman ng DILG na matiwasay ang lagay ng ngayon sa mga evacuation center. May babala rin ang ahensya sa mga nagbukas na negosyo sa Tagaytay City sa kabila ng kalamidad. Habang tuloy-tuloy ang pagpapaabot naman ng tulong ng DSWD Calabarzon sa mga lokal na pamahalaan. Abangan po ang kabuang ulat kaugnay pa rin sa laging handa press briefing maya-maya lamang. Mahigpit pa rin ipinatutupad ang lockdown sa Talisay, Batangas. Sa gitna po niyan, tuloy-tuloy naman ang paghahatid ng tulong sa mga taga-Tanawan na biktima ng pagputok ng Bulkang Taal. At may ulat on the spot si Ian Cruz. Ian? Connie, narito tayo ngayon sa Barangay Aya sa Talisay, Batangas, kung saan nga nagpapatupad ng lockdown ang mga pulis dahil nga sa patuloy na banta ng maaring pagputok ng Bulkang Taal. Connie, yung ilang kalalakihan na nakikita nyo ngayon, ano, sila yung mga hindi na napayagang makapasok dahil nga hanggang alas 10 lamang pwedeng pumasok ang mga residente. At ito namang mga lumalabas sa sasakyan, karamihan dyan ay yung mga residenteng pumasok kanina para bisitahin yung kanilang mga alaga at yung kanilang tahanan. At yung iba naman ay yung mga private individuals na naghatid ng mga tulong. At kagabi nga, Connie, no, doon sa Tanawan hanggang kagabi ay talagang napakarami ng mga nagdo-donate para sa ating mga bakwit dito sa Batangas. Narito ang aking ulat. Hanggang kagabi, may mga nagbibigay pa ng donasyon gaya ng grupong Team Tara. Ang mga volunteers at taong simbahan ng Redemptorist Church sa Lipa nagdala ng pagkain sa 1,300 na bakwit sa Tanawan South Central Elementary School. Bago ang pamamahagi, nag-alay muna ng dasal si Father Leomar Arenillo kung saan pinasalamatan niya ang mga magsasaka ng kordilera na noong nagkaroon ng pagguho sa kanilang lugar ay tinulungan nila at ngayon sila na ang tumutulong. Before na kami nagiging partner nila, ngayon kami tinutulungan. Kaya nakita din namin na ang bilis bumalik yung mga tulong na binibigay namin. Eh, ngayon po ay napakadali namin tumawag ngayon ang mga volunteers namin para matulungan din kami. Ang padalang gulay ng mga taga-Norte, kasahog ng mainit na tinola para sa mga bakwit. Ang kanin naman, luto ng mga bakwit mismo na sa simbahan na nanatili. Sa mismong pamamahagi, tumulong din ang mga bakwit. Siyempre po, bakwit, masarap din kung tumulong sa iba. Kaya ramdam din po namin ang nakabakwit. Kahapon naman, sa San Guillermo sa bayan ng Talisay, may mga magkakaanak at magkakaibigan na namigay din ng tulong kabilang ang personal hygiene items para sa mga babae na madalas nakakalimutan. Sabi ni Jimmy Manuel, nakita nila sa news ang pangyayari kaya nais silang magbigay lalo na sa mga di naaabot ng tulong. Ang ilang Indian National, tigil muna sa negosyo para mamigay ng tulong gaya ng pagkain, kumot at towel. Kahit di Pilipino, dito naman daw sila may pinagkakakitaan, kaya nais nilang magbalik ng tulong. Connie, kanina ay galing din ang GMA News sa bayan ng Balete. At doon din ay nasaksihan natin, ano, pagpatak ng alas 10 ay meron tayong nakita na jeep na hindi rin pinapasok, ano, kahit nga nakikiusap yung nagda-drive nito, no, kanina dahil may kailangan daw silang puntahan. Talagang ang sinasabi ng mga pulis doon ay yung window hour kailangan talagang ipatupad para sa disiplina. At dito nga, ano, sa bayan ng Talisay, may dumating na namang mga tao, no, itong mga nakamotorsiklo, meron pang nakatrak, ano, na
tila relief goods yung nasa loob ng truck na yan. Pero pinag-uusapan pa, no, Connie, kung palulusutin sila sapagkat yun nga, no, pag may napagbigyan ay meron din magdadamdam gaya ng ibang mga kalalakihan na kanina pa naririto na late lang daw sila ng 5 minuto ay hindi na sila pinapasok doon sa mga area na kinukonsiderang mga danger zone, Connie. Yes, Ian, talagang nakakatuwa na umaapaw ang tulong sa ating mga kababayan, lalo na sa mga evacuation center. May balita ka ba kung evenly distributed naman ito sa iba pang mga lugar? Dahil yung nabalitaan lang natin, ano, na may mga ibang evacuation center sa mas malalayo na medyo nagre-reklamo dahil hindi daw nakakarating sa kanila. Meron ka bang update tungkol dyan? Totoo yun, Connie, no? Talagang yung mga nasa sentro ng bayan, sa sentro ng mga syudad, talagang sila yung nararating talaga ng mapakaraming mga tulong. Pero kagaya dun sa Balete, may mga natanong tayo, no? Kung may mga area dun na sinasabi yung mga residente na talagang hindi sila laging nahatiran. Pero nakakatanggap daw sila, pero paminsan-minsan. Kaya ang ginawa naman ng lokal na pamahalaan, meron silang tinatawag na parang relief goods hub, ano? So doon na talaga sila pinapupunta yung iba't ibang mga leader nila para sila na mismo yung kumuha ng mga relief goods, ano, para nga araw-araw ay mayroong makain at may magamit yung ating mga kababayan na nasa iba't ibang evacuation center. At Connie, yung mga kagaya nito, mga private individuals na ito, no, sila yung mga pumapasok dun sa kaloob-looban. May mga dalayan, mga relief goods, ano, makikita natin talagang marami pa rin mga pribadong sasakyan na pumapasok. Ang hinahanap kasi nila yung mga talagang mga residente na hindi nakakalabas o yung mga residente na bumabalik at hindi walang makakain sa loob habang nandun sila sa window hour, yun yung kanilang tinutulungan. So kahit papano ay nakakatulong ito, no, dun sa ating mga kababayan na naging biktima nitong pagsabog ng Bulkang Taal, Connie. Yun nga, speaking of window hours, Ian, may balita kasi ngayon, baka may update ka lang, ano? Sinasabing ipinapatigil na ito ayon kay DILG Secretary Eduardo Anyo. May info ka na ba kung alam na ito ng mga lokal na pamahalaan ng Tanawan, particularly at Talisay, kung nasaan ka ngayon? Connie, sa ngayon, ano, ang information natin ay nagpupulong-pulong din, ano, ang mga lokal na pamahalaan doon sa kanilang Kapitolyo. Isa sa pinatalakay nila itong window hour, ano, at ilang police officials na rin ang nakausap natin sa iba't ibang mga bayan. At nabanggit nga natin, ang nabalitaan natin na tila ayaw nga ni Secretary Anyo itong mga window hour na ito na maaring magdulot ng peligro doon sa mga residente. Ang sinasabi naman nila, Connie, ano, talagang ang nagpapatupad kasi nung window hour na ito ay yung lokal na pamahalaan, sila naman daw ay magpapatupad lamang ng seguridad dito at sila yung pipigil, ano. Pero malaking hamon din, Connie, ano, kung talagang ito total lockdown itong mga area dito sa Batangas, sapagkat alam natin na mas marami ang mga residente, no, at nakikita natin hindi naman ganun karami yung puwersa ng mga pulis at marami ring mga lagusan, ano, maraming mga area na pwedeng lusutan. So kung talagang gagawin yon, ay talagang malaking challenge ito sa ating pamahalaan. Pero napatupad na rin naman yan, ano, noong mga unang araw. Noong namang nakausap natin yung ibang mga residente na lumalabas doon sa area ng lockdown, ang sabi naman nila sa atin, Connie, particular doon sa bayan ng Balete, yung nakausap natin, ang sabi niya, kung iyan talaga ay patutupad ng pamahalaan, handa raw silang sumunod. Dahil lang gusto raw nila ay may kaayusan doon sa kanilang bayan, Connie. Alright, maraming salamat sa iyong update sa amin, Ian Cruz. Samantala, patuloy pa rin po ang pakikiusap ng mga residenteng lumikha sa Agoncillo, Batangas na sana'y makabalik sila sa kanilang tirahan. Hiling nila kahit sandali lamang para mapakain daw nila ang kanilang mga naiwang alagang hayop. May ulat on the spot si Mark Maklalad ng Super Radio DZBB. Mark? Connie, wala na nga ang mga bahay na babalikan. Wala pa rin mga alagang hayop na dadat ng buhay. Ito ang sentimiento ng ilang mga residente na nagpupumilit makapasok sa loob ng bahay ng Agoncillo, Batangas sa gitna ng ipinatutupad na total lockdown. Alas 4 pa lamang ng umaga, nakaabang na ang ilang residente sa checkpoint ng mga pulis. Daladali nila ang kanilang feeds na ipapakain sana sa kanilang mga naiwang alagang hayop gaya ng mga baka, baboy at manok. Panigurado nila, gutom na at nauuhaw na ang kanilang mga alaga. Hindi kasi sila pinayagang makapasok kahapon ng mga pulis sa Agoncillo ayon sa mga residente. Kung hindi sila papayagang magpakain ng mga alaga nilang hayop,
ay payagan na lang sana silang ilikas ang kanilang mga alaga. Dito na kasi nakasalalay ang kanilang pangkabuhayan, lalo pat malaki rin ang kanilang itinuhunan sa pagpapalaki ng mga hayop. Pero kahit na ilang oras nakiusap at nagmakaawa, wala silang nagawa. Isa-isa rin silang nagsiuwian at sinabing babalik na lang ulit sila bukas. Samantala, naabutan naman namin ang isang lalaki na tagumpay na naidikas ang kanyang anim na baka at isang kambing na alaga. Kwento niya, kagabi pa lamang ay naghanap na siya ng ibang daanan papasok ng agunsilyo para maiwasan ang mga pulis. Connie. So sa ngayon po pwede naman palang mailikas, no? Kung meron lang sanang tulong, no? Mula doon sa lokal na pamahalaan ng agunsilyo, yung mga naiwang hayop. Meron ba tayong information kung meron nang ikinakasa na maari, no? Na effort naman mula sa agunsilyo, no? Na lokal na pamahalaan para mailikas yung mga alagang hayop ng ating mga kababayan dyan? Sa totoo, wala pang pinapayagan din talaga na makapasok dyan at mailikas din yung kanilang mga alagang hayop. Dahil nga patuloy na nagpapakita ng pagtaas ng aktibidad itong vulkan, pagaman kukunti lamang yung pinubugan niyang mga abo. Kung ikukumpara sa mga nakalipas na araw, wala nang window hours. No, kaya yung mga ilang residente buong tsagang naghintay talaga sa labas. Kung may ilan man na naabutan dyan sa loob mismo ng bahay ng agunsilyo, sila yung mga matitigas na ulo, ika nga ng mga pansin na kausap natin na naghanap ng ibang daanan para lamang makapasok dyan. Pero ang sistema, kagaya nung isa kanina na abutan natin, may kargasang mga alagang hayop, sa iba rin yung kanilang naging exit point. Hindi sila pwedeng dumaan dun mismo sa checkpoint. Nung natanong naman natin, paano yung gagawin sa mga iba pang naiwang mga alagang hayop na mga residente dyan? Yun, wala pa silang nababanggit kaugnay doon sa evacuation ng mga hayop na yan. Pero kanilang pinaliwanag sa atin na meron ng dalawang araw na ipinatupad yung window hours na ting-apat na oras yung ibinigay sa mga residente. Sana sinamantala na yan ng mga residente dahil nga wala namang katiyakan kung araw-araw yan ipatutupad, Connie. Mm-mm. Pero ang sinasabi nga nung ilan dyan, sana may tulong na mga bihikulong malalaki, di ba, para hindi mano-mano isa-isa nilang ilalakad doon yung kanilang mga alagang hayop. So, definitely ngayon, Mark, enter at your own risk. Ganun na lang kung meron mga tumatakas. Totoo. Kung saan ka pumasok, doon ka na rin lumabas. Okay. Dahil hindi papayagan sa checkpoint. Kanina, may isang nakalusot na sasakyan, pero hinanapan siya ng ORCR. Pati na rin, walang plaka kasi itong sasakyan na to. Pero nung nakiusap ito sa mga polis, pinagbigyan naman. Ang sabi naman sa atin, nung mga tauhan ng agunsilyo polis, eh, hindi na nila hahayaan pa na may ibang mga sasakyan na makadaan dyan dahil baka mamaya pamarisan lang ng ilang nag-aabang doon sa bukana ng agunsilyo, Batangas. Alright. Maraming salamat sa iyong update sa amin. Mark Makalalad ng Super Radio DZBB. Sa punto pong ito'y makakausap natin si mataas na kahoy Batangas Vice Mayor Jay Ilagan. Magandang tanghali po sa inyo, Mayor Ilagan. Vice Magandang Mayor. Tanghali po, Ma'am Connie Season. Opo, Sir Mayor, may mga balita ho kasi tayo nakalap, no, na yung pinapatupad na window hours po ay mukhang gusto nang ipagbawal, no, ng DILG Secretary natin. Ano ho ang information nyo tungkol dyan? Meron ho ba kayo nakalap na information about it? Wala pa po. Alright. Sa kasalukuyan po ay ginawa muna po namin, isinecured muna namin ang 9 na barangay na naka-lockdown. Tapos ito pong dahil sa ang mataas na kahoy ay pasok ang buong bayan sa 14 kilometer radius, pinalilikas na rin po namin sa ngayon. Pero sa kasalukuyan po, mga 30% na lamang po ang tao po dito sa poblasyon po. So, Vice Mayor, linawin lang natin, meron pa rin ho kayong pinapatupad na window hours as we speak? Apo. Meron pa apo, rin apo. Po. Ano apo, ho ang oras niyan, sir? Hello? Yes, so, go ahead, Vice Mayor. Ang ano lang po natin, 8 to 5 lang po, 8 to 5. Okay, 8 to 5. Pero hanggang kailan ho yan? Kasi lalo na't sinasabi nga, no, we are on alert level 4 pa rin. Any moment po pwede pa rin ho magkaroon ng hazardous eruption. So, sa ngayon po, ang ginagawa po namin, kontrolado na po ang number ng tao na pumapasok doon sa 9 na barangay na naka-lockdown. So after po nila, halimbawa, na pumunta sa kanilang bahay, sila po ay sinusundan na ng ating PNP, ng Coast Guard, ng Bureau of Fire, na andito na rin po ang Philippine Navy.
I see. Pero sa ngayon ho, ano ho ba ang sitwasyon ng ating mga kababayan? Lalong-lalo na ho yung mga nasa evacuation centers. Kamusta po yung mga relief efforts ng lokal na pamahalaan para sa kanila? Sa ngayon naman po, dahil sa pamamagitan ng paghingi natin ng tulong sa ating mga kababayan, local at abroad, may mga dumarating po kaming mga supply dito. At nakaka-raos naman po ang ating mga evacuees po. I see. So lahat po ng pangangailangan, basic needs na tutugunan, sir, sa ngayon, wala po ba tayong kakulangan pa sa pondo? Sa ngayon po ay sa pondo po ay talagang kulang. Subalit sa ngayon, ang amin pong request ay sardines po, canned goods po. Canned goods. Kami po ay may mga nagbigay po dito, katulad ni Senator Win Gatchelian, ng 320 sack na NSA rye. Ang kailangan po namin ay ang katuwang nito na canned goods po. Opo. So ngayon, kasi hindi natin alam kung hanggang kailan ho ito magtatagal. May mga inaayos na rin ho ba kayong mga long-term plans para ho sa ating mga kababayan? Just in case ho, mangyari ano, yung ating kinakatakutan na pagsabog. Opo. Sa ngayon po, ay tatlong plano ang ating ginagawa. Short, medium, and long-term plan. Mm-hmm. But sa ngayon po, tapos na po kami sa short and medium planning. We are now on the long-term planning na po. Nandun na po kami sa states na yon dahil patuloy po ang paglindol dito. Kakaiba po dito sa aming area. Ano po yung nakapaloob dun sa long-term plan? Ang amin po ano ay nandyan po yung paano namin mabibigyan ng trabaho ang aming mga kababayan, paano namin mabibigyan ng tirahan, kinakailangan namin mag-top sa national office, agency, para po namin magawang normal ang buhay po ng aming mga kababayan. Opo. Nakikipag-coordinate na rin po kami sa mga agency para po ma-therapy. May mga trauma po ang aming mga bata. At amin pong concern, paano po namin maipatuloy ang pag-aaral po ng buong bayan ng mataas na kahoy po. Napakalaki po ng populasyon ng mga nag-aaral. Oo nga po. At karamihan ba sa mga evacuation centers, nandun ho sa mga eskwelahan pa rin? Nasa eskwelahan pa rin po ang iba. Kasi sa dami po ng tao dito, hindi naman po namin agad. Napakaraming bayan na po ang meron kaming evacuation center. At nasa iba't ibang lalawigan na rin po ang aming kababayan dito sa mataas na kahoy. Nakakalungkot ho, lahat apektado talaga, no, magiging yung pag-aaral. Pero Vice Mayor, pwede ho ninyong kausapin ano ang inyo pong mga kababayan kung ano pa ho ang mga bilin ninyo sa kanila. Sa aming mga kababayan, hindi namin 100% na malocate kayo. Magparamdam kayo sa inyong mga punong barangay o kaya ay magsadya kayo dito sa local government unit ng mataas na kahoy para po ma-identify namin kung sakaling kami magpapadala ng tulong ay alam namin kung saan kayo pupuntahan. Katulad po ngayon, iikot po ang ating mayor simula alauna para puntahan ang lahat ng mga kababayan natin nasa evacuation center. At ma'am, kami po ay may ginawang program dito, Adopt a Family. Nakiusap po kami sa aming mga kababayan sa iba't ibang bayan na kung maaari po ay ampunin nila kung sila may mga open space o mga bodega, baka pwede nilang pansamantalang patuloyin ang aming mga kababayan sa mataas na kahoy po. Alright, tulong-tulong talaga dapat ano, lahat tayo opo ay makiramay at magbigay ng ating panahon. Marami pong salamat, sir, sa inyo pong binigay sa aming oras dito po sa Balitang Hali. At gusto ko rin pong magpasalamat sa lahat po ng tumulong sa aming panawagan sa pamamagitan ng radio station at saka po ng television. Maraming salamat po, hindi na namin iisa-isahin. Kayo po ay bahagi ng aming kung paano namin malalampasan ang pagsubok na sinasapit namin dito sa bayan ng mataas na kahoy. Katuwang niyo po kami sa pagdarasal na sana ho ay maging maayos ang lahat. Marami pong muling salamat sa inyo pong oras, Vice Mayor. Marami pong salamat. Thank you. Yan po naman si mataas na kahoy, Batangas Vice Mayor Jay Ilagan. Ngayon naman po yung makakausap natin si Agoncillo Batangas Mayor Daniel Reyes. Mayor Reyes, magandang tanghali po. Si Connie Season po ito. Yes, ma'am, Connie. Good morning.
Opo, kami Good afternoon, sorry. Good afternoon, Mayor. Kami ho ay makikibalita lamang, ano? Ukol pa rin po doon sa inyo pong mga ipinapatupad na mga, kumbaga, patakaran, ano? Particularly para doon sa mga residente ninyo dyan. Kamusta ho ba? Patuloy pa rin ho kasi nga nakikiusap daw yung mga residente ninyo na sana'y makabalik, ano? Kahit panandalian lamang sa kanilang mga tirahan. Ano po ang inyong direktiba? Naintindihan po natin ang kanila pong panawagan at naunawaan ko po ang kanilang layunin ng pagbalik po nila doon. Pero nais ko pong ipaalam sa kanila na higit ko pong pinapangalagaan ang buhay ng bawat isa. Mahalaga po ang buhay kaysa kung ano paman ang pabalikan nila doon sa kanilang tahanan. Tayo po ay nasa 14-kilometer radius danger zone kung saan pinagbabawal po talaga. Ang tao ay dapat wala na sa loob ng lugar na sa bahay, sa lahat ng barangay sa bahay ng dito. Sapagkat kung pumutok po ito, instant kill po lahat ang taong madadaanan po dito. Mm-hmm. Hindi natin pwedeng takbuhan, sabi nga ng FIVOX. Ano? Yes po. Opo, at pero hindi po natin mapipredict na sa kaunting oras na ibibigay natin sa kanila ay hindi puputok ang vulkan. Opo. Nakarating din ho ba sa inyo na yung sinasabi ho ni DILG, no, Secretary Anyo, na kumbaga, huwag nang ipatupad nga kung sakasakali, no, yung window hours na yan. Katulad na rin ho ng sinabi ninyo na mga kadahilanan. Pero nakarating ho ba yan sa inyo? Yes po. Nung nabigyan po tayo ng memorandum circular na sinasabi po nila na force evacuation at the same time ay implement na wala dapat tao dito sa bayan, kagad po tayong sumunod sa nasabi direktiba. Alright. Update lamang din ho sa sitwasyon doon sa mga lumikas po riyan. May bilang na ho ba tayo ng mga nag-evacuate? Ang nasa evacuation centers po namin, ang bilang po namin nasa mahigit 8,000 po. No? Ang outside evacuation, o yung nasa mga foster homes po ng mga kababayan natin, at same time yung mga kaibigan nila, kamag-anak, nasa mga 33,000 po ito. Mm-hmm. Ano-ano ho ang mga pangunahing pangangailangan, palalo ho ng mga evacuee natin? Ano? Lahat ho ba na bibigyan evenly ng kanilang mga pangangailangan dun ho sa mga donasyon? Hindi po natin kaya sa kasalukuyan na mabigyan sila lahat. Yung pong nasa mga evacuation centers, maganda po ang kalalagay nila sapagkat sinasagot po ng mga host LGUs mm-hmm. ang kanila mong mga pangangailangan, pagkain, tubig, yun po mga basic needs po nila, sinasagot po ito. Pero ang inaalala po namin higit ay yung mga tumakbo sa mga kaibigan na kilala, kamag-anak, hirap din po ang buhay. So yun po ang priority namin na madalhan ng kahit papaano ay para sila'y makasurvive. Sa ngayon ho, may mga pumapasok ba kayong mga residente po sa loob ng danger zone? Meron pa ho ba tayong ganung report ngayon sa kasalukuyan? Mayroon pa rin po, may kanina po kausap po yung aming chief of police. May namomonitor din sila at pinupwersa nila na ilabas po ito. Pinupwersa po nila na wala po talagang tao dapat sa loob ng danger zone. Meron din ho ba kasing ang sinasabi nga nila kaya may iba hong gustong pumilit na pumunta pa rin sa kanilang mga tahanan dahil gustong alagaan yung mga naiwan nilang mga hayop, ano? Meron ho ba kayong ginagawang efforts naman to rescue the animals po na naiwan? Yun nga din po ang nais kong gawin sana, ang ma-rescue at mailabas lahat. Subalit ito'y magiging contract doon sa atin hong layunin na wala dapat madidiskrasya mm-hmm. in case na sumabog po itong bulkan ng Taal. Kumbaga po, laging buhay ang prioridad po natin. Alright. Yung pong sa mga evacuation centers, may mga nababalita na ho kasi na marami nang nagkakasakit po, ano? Sabi ho ng DOH, particularly ng diarrhea, dahil na rin ho ang kanilang pangunahing nagiging problema, yung mga palikuran. Meron ho bang ganyang kaso sa inyo pong lugar? Meron din po. May mga namomonitor na rin po kami. Bagaman kanina po, nagkulong-kulong po kami, kasama po yung mga health personnel po namin. Iikutan po nila yung mga evacuation centers. Sa mga bayan-bayan naman po, may mga health personnel din po sila na nandoon sa mga evacuation centers po na ito. Mm-hmm. So sila po ang nagmamonitor, nagpipeedback sa amin kung ano po yung kalalagayan, kondisyon ng ating mga tao po doon. Okay, ngayon pong medyo alanganin, ano, hindi natin talaga masabi kung puputok o hindi ang Bulkang Taal at kung hanggang kailan po ito. Ano ho ang inyong ginagawang mga long-term plans para ho sa inyong mga kababayan?
Kanina po nag-meeting kami, bagaman hindi ko pwedeng i-require lahat ng empleyado ay magtrabaho, pero pinakiusapan ko po sila na kung maaari ay tumulong sa pagsasaayos po ng ating mga tao sa iba't ibang lugar. Binabalakas po namin ang plano, livelihood program, at ito pong anong gagawin, rehabilitation program. Marami pa pong pinaplano po namin ngayon para sa ganun po ay makatulong kung paano makabalik sa dati yung normal na buhay yung mga tao po natin. Alright, Mayor Reyes, nasa sa inyo po ang pagkakataon para makausap po ano, yung inyo pong mga nasasakupan dyan. Sa akin po mga kababayan, lalo na po yung nasa labas ng mga evacuation centers, marami po tayong pwedeng gawin na hinga ng tulong, huwag po tayong mahiya na humingi ng tulong sa ating mga kamag-anak din, sa ating mga kasamahan, sapagkat inaamin ko po hindi kaya ng LGU na marating kayo po lahat. Limited po ang ating resources, limited po ang ating kung paano kayo mararating sa iba't ibang lugar. Ano ho? Kaunting pangunawa po, makakaraos din po ang ating pinagdadaanan ito. At the same time po, marami naman pong tumutulong. Subalit, ang ating pinag-iisipan ay hanggang kailan ito? Hanggang kailan mayroon tayong resources na pwedeng gamitin po? Alright. Marami pong salamat sa inyo pong oras na ibinigay sa amin. At sana nga ho, maging maayos ang lahat sa lalong madaling panahon. Yan po naman okay, si... Thank you, Ma'am Connie. Thank you rin thank po, you. Sir. Yan po naman si Agoncillo, Batangas Mayor Daniel Reyes. Isa ang patay sa sunog sa Barangay Santo Domingo sa Quezon City kahapon. 180 pamilya naman ang apektado. Batay sa investigasyon, nagsimula ang sunog pasado alas 5 ng hapon. Mabilis namang kumalat ang apoy dahil gawa sa light materials ang mga bahay. Kinilala ang nasawi na si Angelita Unite, 65 taong gulang. Dalawang naman ang nasugatan, kabilang dyan ang isang 4 na taong gulang na lalaki. Inaalam pa ng BFP ang sanhi ng sunog. Hindi nabibigyan ng window hours sa mga residenteng lumika sa 14-kilometer permanent danger zone. Batay po yan sa desisyon ng Department of Interior and Local Government. May ulat on the spot si Mark Salazar. Mark? Susubukan po natin balikan ang report na yan ni Mark Salazar. Samantala, pinuri naman ni Vice President Lenny Robredo ang maagap na aksyon ng mga lokal na pamahalaan para sa mga nasalanta ng pagputok ng Bulkang Taal. Sa panayam sa kanya ng unang hirit kanina, sinagot din ni Robredo ang ilang issue tungkol sa kampanya kontra droga ng gobyerno. Ang mainit na balita, hatid ni Arnold Clavio. Hindi ako nagsisisi nung desisyon na tinanggap. Ako kasi nung tinanggap ko yon, alam ko na... Sandali lang ako doon. Mm-hmm. Pero tingin ko kasi kahit sandali lang ako doon, meron ako maiaambag. Okay. Kahit pa in public sabihin nilang walang saysay yung report ko. Hindi raw nagsisisi si Vice President Lenny Robredo na tinanggap niya ang pagiging co-chair ng Interagency Committee on Anti-Illegal Drugs o ICAN kahit na nga sa maikling panahon lang. Sa panayam niya sa unang hirit, sinabi ni Robredo na pawang malinis na intensyong makatulong lang ang nais niya nang tanggapin niya ang posisyon. Sinagot din ni Robredo ang ilang akusasyong mali ang mga datos na kanyang inilahad ukol sa kampanya ng pamahalaang kontra droga. Tingin niya, yung mga tumutuligsa sa kanyang report ay ilang opisyal lang na hindi pa nakakabasa ng kanyang mismong report. Yung mga nakabasa na, halimbawa yung DOJ, nung nabasa niya, sinabi niya na tama naman. Makes sense. Oo. Halimbawa yung PNP, ganun din yung sinabi, na na-challenge sila kasi pinoint out. Kasi pag binasa mo yung report, walang politika doon. Gate pa ni Robredo, hindi naman din sila magsasali ng mga datos sa report na yun na hindi nila na-check o verified. At taliwas sa panawagan ng isang pro-administration senator, kailangan lang daw ng isang katangian para pamunuan ng maayos ang kampanya kontra droga. Kahit sino yung mamuno sa kampanya, kailangan niya lang ng focus, kailangan niya na data-driven lahat, hindi nagpapakwento. So ako, it doesn't matter kung sino. Hindi naman nangangailangan ng co-chair ng ICAD. Kailangan lang yung tutok ng presidente. Sa kabila naman niyan, pinuri ni Robredo ang maagap na pagresponde ng mga opisyal ng mga lokal na pamahalaan sa mga apektadong bayan ng pagputok ng Bulkang Taal. Lahat na evacuation centers na pinuntahan ko, talagang hands-on yung mga mayors. Mm-hmm. Yung mga mayors, mga vice mayors, yung mga councilors.
talagang sila mismo yung nagmamando. Sila actually meron pa silang mga mini concert, meron mga palaro para malibang. So yung mga evacuees, ano sila? Very thankful na asikasong-asikaso sila. Nantanungin naman sa muli niyang pagtakbo sa kanyang nakalaban sa pagka-vice-presidenting si Bongbong Marcos sa 2022. Sa akin, karapatan naman ng kahit sinong tumakbo. Pero dapat lahat na tatakbo, tatanggapin yung resulta ng eleksyon. Okay. Kasi kung matatalo ka, hindi mo tatanggapin, huwag ka nang tumakbo. Ah, pero yung sa akin, Igan, ilang beses ko na to sinabi. No. Based from my own experience, yung presidency sa ka-vice presidency destiny. Destiny. Hindi pa rin niya naiisip ang pagtakbo sa susunod na eleksyon. Ako naman, Arnold Claudio, GMA News. Hindi nabibigyan ng window hour sa mga residenteng lumikas nga po sa 14-kilometer permanent danger zone. Batay po yan sa desisyon ng Department of Interior and Local Government. Balikan po natin si Mark Salazar ukol sa ulat na yan. Mark? Konyo, tama. Pinagbigyan lang naman daw kasi po talaga yung residente dyan sa 4-hour window hours na yan every day. For humanitarian reason, para makarescue sila ng kanilang mga alat ng hayop na naiwan doon, o kaya na may pakainin yung kanilang mga hayop doon at i-dispose properly kung anong kinakailangan nilang gawin sa mga naiwan nilang alagang hayop nung sila ay lumikas ng mabilisan. Pero hindi na pwedeng tuloy-tuloy daw ang risk na ito. Hindi lang sa mga residente, kundi maging dun sa ating mga rescuers daw at policemen na nakatalaga sa mga lugar na yon. Sabi rin ni Secretary Anyo, ilalabi niya sa Congress na mag-alat ng pera to permanently relocate lahat ng municipalities at yung dalawang syudad within the 14-kilometer radius dahil moving forward, ika niya, ang Taal Volcano naman daw talaga ay palaging may bantang, may threat sa kaligtasan ng mga tao dahil ito ay isang aktibong vulkan at hindi naman daw tayo pwedeng mag-argue na ito ay hindi napuputok. Mamaya, kagaya ng nabanggit ninyo, ay darating ulit sa Batangas si Pangulong Duterte para bisitahin yung mga lugar na apektado. Samantala, Connie, 1,400 higit pa na policemen ang nasa area para mag-assist sa 300,000 mahigit na mga evacuated residents. 10,000 mahigit na pulis ang naka-standby for deployment kung kinakailangan pa. At pinapangako ng PNP na kumpleto naman daw sa protective gear ang mga pulis na napapadala sa danger zone dahil dyan sa bulkang Taal. Pinapurihan pa nga, in fact, ni Anyo sa flag raising ceremony kanina ng PNP ang mga Batanggenyong pulis dahil inuna pa raw nila ang kanilang mga duties kahit na mismo sila at kanilang mga pamilya ay biktima rin ng bulkang Taal. Connie. Maraming salamat, Mark Salazar. Kahit mahigpit ng ipinagbabawal, tuloy pa rin po sa pagbalik sa kanilang mga bahay ang ilang residente sa Taal Volcano Island. May ulat on the spot ang aking partner na si Rafi Tima. Partner? Partner, nandito nga tayo sa may dalampasigan itong San Nicolas kung saan kasama natin itong mga pulis mula dito sa may bayan na San Nicolas na nagpapatrolya dito sa dalampasigan dahil maraming ang mga residente nitong San Nicolas, particular yung mga nakatira doon sa may pulo, sa may barangay Alas As, na nagbabumalik kaninang umaga para kumuha ng kanilang mga gamit. Again, ipinagbabawal na makapasok doon sa pulo yung mga residente dahil nga delikado pa rin yung lugar. Pero kaninang umaga ay may mga namataan nga na pumunta roon at nakabalik bago magtanghali kanina. So itong mga pulis na nandito ngayon ay nagbabantay at tinitingnan kung mayroong mga lulusot pa rin dahil nga ipinagbabawal yung pagpasok doon sa pulo. Itong bahagi ng San Nicolas ay naka-lockdown kung kaya't papanay yung patrolya dito ng mga pulis. Kanina naman, partner, ay nadaanan natin sa may bandang Lemery, yung isang gasoline station na pinangangambahan ng supervisor na baka magkaroon ng aksidente dahil sa may gitna mismo ng gasoline station dumaan yung isang crack. Kanina nung atin siyang makapanayam, hinihintay na lamang daw yung kanilang tanker para higupin yung laman nung natitirang laman nung kanilang tangke para matanggal yung laman nito dahil kapag napigtas yung mga hose sa ilalim ng lupa dahil nga doon sa bitak,
kaya baka magkaroon ng malaking problema at magkaroon ng explosion o kaya magkaroon ng sunog doon sa area. Yun yung kanilang pinangangambahan. So hindi pa rin nakakarating yung kanilang truck bagamat naka-shut off na yung kanilang mga safety valves at hindi naman na magkakaroon ng leak kahit mapigtas yung kanilang tubo. Kahit hindi pa nila ito pinapagamit. Yung diesel lamang na sinusupply nila sa lokal na pamahalaan yung pinapagamit nila dahil mas safe na nasa may safe area naman daw yon. Samantala kanina ay isang galing doon sa Pulo, partner yung ating nakausap. First time niya makarating doon sa Pulo mula nung lumikas sila noong Linggo. Bagamat bawal nga, sabi niya, niris na niya at yung kanyang safety para lang makuha yung mga importanteng mga dokumento doon sa kanilang bahay, particular na yung kanilang mga birth certificate na mag-anak at yung iba pang mga dokumento nila sa paghahanap buhay. Pero hindi raw niya nakuha ang mga ito. Ang tanging nakuha lamang niya ay yung kanyang notebook ng kanyang anak. Pati yung bagong motor na kabibili lamang niya para sa kanyang bagong bangka na pinipinturahan pa lamang ay hindi na raw nila na-recover. Pero babalik daw sila doon sa Pulo, partner, kapag kumalma na itong taal para susubukan nilang hukayin yung kanilang bangka. Yung kanyang description kanina ay lagpas tao yung abo at lupa na tumabon doon sa kanilang komunidad dito sa may barangay Alasas. At yung bubong na lamang nga yung nakikita sa kanilang mga kabahayan. Yan pa rin ang latest mula dito sa San Nicolas. Partner? Partner, maraming salamat sa iyong update sa amin at ingat kayo dyan. Bukod naman sa maayos na tutuluyan, nagtalaga na rin po ng breastfeeding at couples room ang lokal na pamahalaan ng Tagaytay City para sa iba pang pangangailangan ng mga nanay at mag-asawang bakwit. May ulat on the spot si Sandra Aguinaldo. Sandra? Yes, Connie. Sa ngayon nga ay marami-rami na ang bukas na restaurant at fast food dito. At may ilang hotel na rin na nakabukas matapos silang bigyan ng go signal ng local government na magbukas basta kaya nilang tiyakin ang kaligtasan ng kanilang customers at yung sanitation. Dapat din tiyak yung kalinisan. Kaya mahalaga dyan yung supply ng tubig na hindi pa fully restored sa ngayon. At meron pa kasi ilang bahagi ang Tagaytay na walang tubig. Kundi ang latest ngayon ay inaantabayan na natin yung press conference no, ng local government ng Tagaytay City dahil nga dun sa sinabi ng DILG na dapat ipatupad pa rin yung 14-kilometer danger zone sa Tagaytay City. Dahil kasi na bago yan, ay nagkaroon na ng order yung Tagaytay City dahil mataas naman sila. Ang sinasabi nila ay pwede na magbukas yung mga establishment gaya na restaurants at hotel dito kahit na ito ay nasa 14-kilometer danger zone dahil ayon nga sa kanila ay hindi naman maaabot ng sakuna or ng danger kung sakali mang pumutok ang bulkan. Basta merong contingency plans itong mga establishments na ito. At Connie, kaya nga nang sinabi mo kanina ay merong mga inihanda no yung Tagaytay City para naman sa mga evacuees, para naman di sila gaanong mahirapan sa mga evacuation center. At kabilang sa serbisyo sa kanila ng City Health Office ay yung mga kwarto sa evacuation center na nagsisilbing breastfeeding room para makapagpasuso ang mga ina. Meron din lugar para makapaglaro ang mga bata habang nagpapasuso ang kanilang ina. Bukod dyan, meron din tinatawag na couples room o couples nest kung saan pwede magkaroon ng privacy ang mga mag-asawa o nagsasama. Ayon sa City Health Office, 5 couples room ang inihanda nila sa dating Red Cross Building sa tabi ng City Hall. Ipinakita ito sa media kanina at makikitang meron itong malinis na mattress, merong beddings, merong tissue at 2 bottled water sa bawat kwarto. Magpo-provide din daw ang City Health Office ng condom para ma-encourage itong mga couples na ito sa responsible parenthood. Narito po ang pahayag. Kailangan ng couples nest kasi ito isa sa mga pangangailangan ng mag-asawa. So they need to be intimate with each other. But then we have to make sure na sila ay nagfa-family planning. So meron pong condom na nandun po sa, ilalagay po doon sa each of the rooms.
Yes, Connie, sa ngayon ay nag-aantabay pa rin tayo no, sa press conference o reaksyon ng Tagaytay City Local Government kaugnay nga doon sa pagpapatupad ng 40-kilometer danger zone kahit na doon sa Tagaytay City. Ang sinasabi lang sa atin ngayon ay as of now, patuloy pa rin yung kanilang pahintulot doon sa mga business establishments na pwede silang magbukas. Katunayan, Connie, sa ating paglilibot kanina ay marami-rami na nadagdagan pa mula kahapon yung mga nakabukas na establishment. Yan muna po ang pinakahuling ulat mula dito sa Tagaytay City. Connie? Maraming salamat, Sandra Aguinaldo. Tuloy-tuloy pa rin po ang dating ng tulong para sa mga evacuee na nasa Lian, Batangas. May ulat on the spot si Mariz Umali. Mariz? Connie, sa gitna nga ng pangamba at lungkot ano, dahil nga nakaamba pa rin yung banta ng isang malakas na pagsabog ng Bulkang Taal. Nagpapasalamat yung mga evacuees na tuloy-tuloy at nariyan naman daw yung tulong. Gaya halimbawa, makikita natin, ito yung mga ilan sa mga relief goods ng mga private companies, private individuals na tuloy-tuloy ang dating. Ika nga nila ay sa gitna ng pagsabog ng bulkan ay siya rin pagsabog ng kabutihan ng ating mga kababayan. Kaya halimbawa, dito sa aking kinaroroonan, dito sa Lian Central School, nariyan po yung mga evacuees mula po sila sa Agon Concilio, Lemery, Calacat, saka sa San Nicolas. At sa ngayon ay nakapila na sila para sa kanilang tanghalian. At private individuals din po yung nag-donate ng kanilang mga kain. At nariyan na meron pa rin silang supply. Ginagawa pong systematic, no? Meron pang taga DSWD, mga taga barangay, para talagang masiguro na lahat ng mga evacuees ay mabibigyan ng sapat na mga tulong. Doon naman po makikita nyo sa stage ay yung mga damit, nakakalat na po yun doon, tapos get your own, kumbaga ang sistema po rito. At para sigurado na kung ano yung feel nila, type nila, tsaka yung kasya sa kanila ang pipiliin nila. Pero kapansin-pansin po na kahit napakarami na nakalagay dyan ng mga damit, ay hindi po nananamantala yung mga evacuees na kumuha ng hindi naman nila kailangan. Pakita ko lang din po sa inyo, no, ito naman yung situation dito sa loob ng mga evacuation rooms. Nasa 3 to 11 families ang nagkakasya, pero dito po ay kakaunti lamang yung iba na nagsisiksikan dahil nga po sa dami ng mga ano, yung mga families na ayaw nilang magkahiwa-hiwalay. Pero dito po ay talagang mas maganda, mas nakakapahinga po sila. Itong mga mattress na to, dinonate din po to ng mga private individuals. Tapos bawat po room dito ay merong palikuran or CR. Pakita lang po natin yung CR. Nandito po yung meron po silang toilet tsaka gripo para makaligo po sila. Pakita lang po natin para masabi na talagang lahat sila ay may proper hygiene din po, bagamat kakunti yung supply ng tubig, ay nakakapag-ipon naman sila para makaligo. At Connie, maganda lang din na mabanggit ko na sa gitna nga ng sakuna ay may bagong pag-asa na nakita ang ilang mga ina dito sa Liana Central School dahil nga po merong mga bagong panganak na mga sanggol. Ito si Baby Johnny Ray. At yung isa kanina na nawala ngayon ay si Baby Mark Lindol. Pero actually Benedict po ang pangalan niya, pero ang palayaw ay Mark Lindol dahil nililindol daw talaga sila nung mga panahong talagang malapit ng mga anak itong kanyang ina. So yan muna ang latest na situation dito. Gusto lang nating maghatid ng ligaya at pag-asa sa gitna ng sakuna. Balik sa iyo, Connie. Maraming salamat, Mariz Umali. GMA Weather, serbisyong totoo ng GMA News. Mga kapuso, dalawa nga pong weather system ang nakakaapekto ngayon sa ilang bahagi ng bansa. Ayon po sa PAGASA, may hanging amihan na umiiral sa buong Luzon, habang tail end naman ng cold front sa Visayas. Bukod po ng amihan, magiging maalon ang mga dagat sakop ng Cagayan Valley Region, Aurora, Quezon, Camarines Provinces, Catanduanes, Sorsogon, Hilaga at Silangang Baybayin ng Northern Samar, maging ang mga dagat sakop ng Eastern Samar, Dinagat, Surigao del Sur, Siargao at Davao Oriental. Pinapayuhang huwag munang pumalaot ang maliliit na sasakyang pandagat. Sa rainfall forecast ng Metro Weather, asahan po ang pag-ulan sa ilang bahagi ng Cagayan Valley Region, Cordillera, Aurora, Quezon, Visayas, Caraga Region, Davao Region at sa may Northern Mindanao. Mababaho ang tsansa ng ulan dito sa Metro Manila.
Yan naman ang latest mula sa GMA Weather. Magplano para sigurado. I am ready, serbisyong totoo ng GMA News. Reunited sa iisang stage na Rachel Ango, Aisel Santos, Mark Bautista at Christian Bautista. All Out na kantahan ang handog nila sa fans sa Kapuso Variety Show na All Out Sundays. Kwento ni Rachel Ann na special guest sa show na miss niya mag-perform sa bansa kasama ang kanyang kaibigan at kapwa Kapuso singer. Sa February, babalik siya sa bansa para sa kanyang The Homecoming Concert. Sino Mark, Christian at Aisel naman magsasama-sama sa 1-4-3 concert na gaganapin din sa buwan ng mga puso. At naway nabusog po kayo sa may init na balita sa oras na ito, mag-subscribe po sa youtube.com/GMA News para sa iba pang ulat at istorya mula po sa aming mga news teams. Araw-araw pong tumutok sa balitang hali para sa mga balitang walang kinikilingan, walang pinoprotektahan, walang kasinungalingan, serbisyong totoo po lamang. Mula po sa tahanan ng katotohanan, sa ngalan ng aking partner na si Rafi Tima. Ako po, si Connie Season. Para sa Pilipino, kami ang inyong mga kasalo dito sa Balitang Hali.